Bagong balita sa bagong mga nambagong Pilipinas. Viral ngayon sa mundo ng social media ang anak ni Vilma Santos kay Edu Manzano na isa ring kapamilya TV host, actor at negosyante na si Luis Lucky Manzano. Umugong ang balita nang ipatawag ang aktor sa National Bureau of Investigation dahil sa reklamo umano ng negosyanteng si Jinky Santa Isabel na nag-invest ng halos 4 milyong pesos para maging co-owner ng dalawang gasolinahan ng Flex Fuel Corporation noong 2020. Ayon pa kay Santa Isabel, pangako 140,000 pesos kada tatlong buwan ng kanyang matatanggap. Ngunit mula ng 2021, nasa 90,000 pesos lang ang kanyang nakukuha. Nais na umano niyang bawiin ang ipinasok niyang pera pero laking gulat niya. At nalumo umano siya nang malaman niya na higit 130 katao silang investors ang pare-pareho ng kalagayan ngayon. Samantala, to the rescue naman ng ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao sa problemang kinasasangkutan ngayon ni Lucky Manzano. Sa ulat ng Philippine Showbiz News, handa umanong tulungan ni Manny Pacquiao si Luis Manzano para hindi na matuloy ang kaso. Handang maglabas ng pera si Pacquiao at maliit lang daw ang halaga nito para sa kanya. Handa umanong bayaran ni Pacman ang mga nagre-reklamo sa NBI bilang temporary solusyon sa gusot na kinasasangkutan ni Lucky Manzano. Nari dito mga kapatid natin. Siyempre accusations pa naman, pero mabibigat na akusasyon. Ito kasing Flex Fuel Corporation na ito mga kabatas natin ay isang korporasyon na inindorso, tandaan nyo ha, inindorso nitong si Luis Manzano. Ito rin ay isang korporasyon kung saan kasali siya sa board. In fact, naging chairman siya ng board nito. At ang akusasyon eh humihingi ito ng investment sa mga tao. Diba? Ngayon, mga kabatas natin, nung sumasabog na o kaya parang may mga hindi na nagpe-pay out dito sa Flex Fuel Corporation na ito, maraming tao ang lumapit kay Luis Manzano dahil siya nga ang nag-endorso dito at isa siya sa mga dahilan, ito ang allegation nila, ha, na kung bakit sila sumali doon sa Flex Fuel Corporation na ito, sa kanila siya lumalapit kasi nga siya yung mukha para bawiin yung kanilang ininvest na pera. Ngayon mga kabatas natin, itong si the irony, no, of it all is itong si Luis Manzano na kabilang ng Flex Fuel Corporation. Siya pa yung humingi ng tulong sa NBI para imbestigahan yung pre-promote niya. Nakita niyo diyan mga kabatas natin, no? Obvious naman na nagpo-promote siya kasi diyan makikita niyo na lang dito, no? Nakasuot siya ng Flex Fuel, nandoon siya sa Flex Fuel gasoline station. Nagsasalita siya tungkol sa Flex Fuel at ang daming nagsasabi sa social media na siya nga ay nag-endorso nito at naghihigayat sa mga tao na mag-invest diyan. 'Di ba? Ang dami kasi nagsasabi at naghuhugas ng kamay ngayon tungkol sa mga investment schemes. Hindi lang crypto, kundi pati sa mga Ponzi at pyramiding schemes kung saan sasabihin nila, naloko din ako. Diba? Naloko din ako. Parang sama-sama tayo. Mga kapatid natin, hindi ko na mabilang sa kamay ko kung gaano karaming grupo ang lumapit sa akin at nakausap ko kung saan ang naglapit sa mga tao na naloko ng isang investment scam ay yung tao na nag-recruit sa kanila para hindi siya kasuhan. Pero pag ikaw yung lumapit sa NBI, ikaw yung naghanap ng abogado, ibig sabihin ba, hindi ka na pwedeng kasuhan? Diba? Ibig sabihin ba, hindi ka na pwedeng kasuhan? Tingnan natin itong kwento ni Luis Manzano, mga kabatis natin. Okay? Ito. Humingi ng tulong ang kapamilya TV host actor na si Luis Manzano sa NBI
para imbestigahan ang Flex Fuel Corporation. Yan. Ngayon, lumapit siya dyan. Meron daw siyang legal counsel, si Attorney Caringal. No? Nagpadala siya ng sulat sa NBI, no? Kay Attorney Medardo de Lemos noong November 8, 2022. Dinagay niya sa sulat na umalis na siya, no? Bilang chairman of the board ng corporation. No? Tinanggal niya yung kanyang interest. Tapos, umalis siya bilang chairman of the board ng korporasyon ng grupo ng ICM na pinamumunuan ng kaibigan at business partner niyang si L. Defonso Bong Medel. Ito, mga kabatas natin. Papaliwanag ko sa inyo, ano ba ang trabaho ng board of directors sa isang korporasyon? Napaka-importante ang trabaho ng isang board of director or ng buong board of directors sa isang korporasyon. Bakit? Sila po yung decision and policy making. Ang board of directors ang mga nagdesisyon sa mga bagay sa isang korporasyon. Ang board of directors ang gumagawa ng mga polisiya doon sa isang korporasyon. Ngayon kung isang korporasyon, mga kabatas natin, yung kanyang structure ay illegal katulad ng isang Ponzi scheme, no? Malamang madadawit o pwedeng makasuhan ang mga board of directors kasi nga sila naman ang gumawa ng polisiya na yon kung paano tumakbo ang isang korporasyon. Kasi kung ang structure niya ay isang pyramid scheme to begin with o kaya isang Ponzi scheme to begin with, it is the board of directors who are primary liable for it. Di ba? Especially pag chairman ka. Kasi nga, imposible naman na hindi mo alam kung paano tumatakbo yung korporasyon na ikaw yung head. Tandaan nyo, no? Yung ginawa natin sa Axie Infinity at ginawa natin na pag-aaral sa mga iba pang mga Ponzi schemes, we just need to look at the structure. Di ba? Hindi kasi ito katulad ng ibang parang ginagawa. Ito naman kasi, mga kabatas natin, no? The board of directors will be without any fault o hindi magkakaroon ng kasalanan ng isang board of director kung meron tao talaga na gumawa ng isang bagay na taliwas naman talaga sa ginagawa normally ng isang korporasyon. Like for example, no, kung sa bangko, no, at may mga nangyayaring ganito noon na naibalita, kung sa bangko, di ba, eh di ba may mga depositors dyan. Ngayon, kung ang nagnakaw ay for example yung manager ng isang branch, di ba, at nagnakaw siya, siyempre, ginamit niya o inabuso niya yung pagiging manager niya sa branch na yon, magiging liable ba yung board of directors? Hindi. Bakit? Kasi nga, hindi naman polisiya at hindi naman normal or regular business ng bangko ang magnakaw. Di ba? Hindi naman nakalagay doon na ganito ang gagawin natin. Pero, there is an exception. If like, for example, the corporation was built with a structure that is the same of an illegal scheme. Kung hindi na tama yan to begin with, ibig sabihin yung board at yung gumagawa ng polisiya kung paano tumakbo itong korporasyon na ito ay pwedeng magkaroon ng kasalanan. Diba? O ngayon, sila yung lumapit. Diba? Sabing ganyan, si Medel, yung kaibigan at business partner, no? Pag tignan nyo kasi dito, mga kabatas natin, no? Business partner. Siya ang CEO ng ICM Group, no? Na nagpapatakbo sa Flex Fuel. Sabi ni Luis, lumapit daw sa kanya yung mga investor ng Flex Fuel na nais mabawi ang mga perang isinosyo nila sa naturang fuel company. So, humingi sila ng investment. Anong sinasabi natin? Pag may investments, dapat meron kang secondary license para makahingi ng investors sa public. Kapag in the first place, no, wala kang SEC, ano, wala kang secondary license from SEC, illegal na yung pinapatakbo mong investment business. Kasi nga, required yan for it to be legal. Diba? Dito, walang nabanggit kung meron nga silang lisensyang ganun o wala, pero most likely, parang wala. It's yet to be known, pero hindi sinabi dito eh. Diba? Kasi nga,
Sabing ganyan, no? May pagkakautang din umanong 66 million si Medel sa TV host actor. Ito sinabi nila, si Medel ang may utang sa TV host actor, mga kabatas natin. Tandaan natin, no? Yung si Medel ay yung parang business partner ni Luis Manzano. Iba naman yung Flex Fuel. Kasi nakalagay dyan, Flex Fuel is a corporation. Ibig sabihin, hindi Flex Fuel ang may utang kay Luis Manzano, kundi si Medel. So that is personal. Hindi relevant. O kaya, walang kinalaman yan dito sa isyong ito. Diba? Sabi niya, lumapit sa kanya mga investor ng Flex Fuel. Lumapit kay Luis. Gusto nila mabawi yung pinasok nila. Diba? Sabing ganyan dito sa English, mga kabatas natin, various individuals claiming to be investors, co-owners of Flex Fuel have been reaching out to our client for assistance. Tapos lumapit sila sa NBI para daw mag-imbestiga ang reklamo dahil nabigaw si Medel na lutasin ang problema. So ang pinapalutas nila ngayon ay itong NBI. Diba? Sinabi rin sa affidavit nitong si Luis dito na itinalaga siyang chairman of the board ng kumpanya bilang one of the guarantees for his investment. So sabi niya, oh ito, halika dito Luis. So pinapakita nila na parang itong si Luis Manzano, eh, naloko din. Diba? Parang naloko din. Bakit? Sabi niya, eh, yun nga, nag-invest din ako dyan. May utang pa nga sa akin yan na 66 million. Tapos para daw may security dun sa investment ko, tinalaga akong chairman of the board. Ang tanong, tatalaga ka bang chairman of the board pag hindi ka payag doon? Parang babanggitin lang na chairman of the board ka dun, pero ayaw mo talaga. Hindi, parang name dropping lang yan eh, na you can name drop anyone na hindi naman alam nung taong yun na sa mga dealings mo. Name drop ka pala ng name drop ng kung sino-sino. Diba? Ito kasi, bago ka maging chairman of the board, eh kailangan mong pumayag. Diba? Ito sabi ni Neil Briner, pa-victim ko no. May punto ka. Diba? Tapos ito, sabing ganyan, ito ang ano, giit ni Luis, I never took part in the management of the business. Oh, ito, mga kabatas natin. Alam niyo kung bakit ko dinidiscuss ito? Kasi nga, ang dami-daming nag-iinganyo sa inyo na pumasok sa isang negosyo, malamang, di ba? At iniinganyo na rin kayo na pag pumasok kayo sa negosyo na yan, i-endorse nyo itong negosyong ito. Yung mga investment scams o yung mga fraudulent businesses na yan. Di ba? Tapos, sabi niya, I never took part in the management of the business. Pag chairman of the board ka, mga kabatas natin, no, nandun ka sa top management. Bakit? Kasi nga, pag chairman of the board ka, you are the policy making and decision making. Yung manager, pag magtatrabaho yung manager ng isang negosyo, mga kabatas natin, ang gagawin niya lang ay yung mga trabaho na within his or her powers kung saan nasa regular, no, nasa regular na nagawain ng isang kumpanya. Kapag kunwari merong mga matitindi na mga usapin na inaakyat na yan sa board at pinagdedesisyonan na, at ang nagdedesisyon na diyan ay yung board, di ba? Eh kung ikaw yung chairman of the board, paanong hindi ka magte-take part sa management ng business, eh kayo yung last say sa lahat ng issues o matitindi o yung mga delicate o yung mga sensitive issues tungkol sa isang korporasyon. Diba? O tapos, sabi niya, nagbitiw na raw siya sa kanyang tungkulin at dumistansya na mula sa ICM Group of Companies at sa Flex Fuel. Siguro nakaamoy, di ba? Na, uy, parang illegal yung inendorso ko ah. Ah, idistansya ko na yung sarili ko.
Pwede ba yun? Pag dinistansya mo ba yung sarili mo pagkatapos mong mag-participate sa isang inaakusahan na may ginagawang hindi maganda, di ba? Eh, absuelto ka na. Hindi. Bakit ko sinasabi to? Like I said, this is not against Luis Manzano. No? Itong ginagawa kong ito, mga kabatas natin, para maliwanagan, especially yung mga influencers dyan, na endorso ng endorso, ng kung ano-ano dahil binayaran sila. You are not without liability. Unang-una, kumita ka na dun eh. You are part of the crime if there is a crime that was committed. Why? Because you already benefited from it. Nakinabang ka na. Ngayon, nung pumutok na yung Ponzi scheme o kung ano man yung sinasabi nila na investment scam na yan, kung scam man yan, of course, I'm not saying, no, na this is in a generic manner, hindi ko sinasabi na itong flex fuel ay scam, hindi ko naman alam kung ano kasi ngayon ang lumalabas dito, mga kabatas natin. I'm just making examples here, general examples. Kunwari, pag pumutok na, sumabog na ang isang Ponzi scheme, takbo ka na lang. Pag tumakbo ka at nakalayo ka ng konti, sasabihin mo, ay, wala akong participation dyan, kaya nga hiniwalay ko na yung sarili ko eh. Di ba? Pwede ba yon? Hindi. Hindi mo matatakasan yun. Bakit? Kasi, if, no, if the allegation is true, kung meron ngang krimen na nangyari doon, dahil nandudoon ka nung nangyari yon at nakinabang ka, pwede ka pa rin humabol, o pwede ka pa rin habulin kahit gaano kalayo na yung tinakbo mo o yung dinistansya mo doon sa mga taong yun o sa korporasyon na yun. Diba? Sabi dito, no, Bong conducted the business in such a way that operational matters were kept away from me. Sabi niya, operational matters. Pero nandun siya. Tapos mga kabatas natin, ano, based on what I read in social media, ang dami na hong nagreklamo dito sa flex fuel na ito. And I think may lumapit din sa akin noon. No, marami na sila. Kaya lang may abogado na sila eh. Eh sabi ko, hindi pwede. Kaya pasensya na ako kayo. Kasi may abogado na sila, lumapit sila sa akin. Sabi nila, attorney, ikaw nga humawak sa kaso namin. Ay, hindi ho pwede kasi nga may abogado na kayo. I-terminate nyo muna yung abogado nyo bago kayo makipag-usap sa akin. Kung hindi nyo sila i-terminate, eh hindi ko ho kayo matutulungan. Diba? Yun, mga kabatas natin. Ano ho? Ang sinasabi kasi nila, no? Itong si, kahit sabihin natin, hindi ka sumali sa operation o decision making o management ng isang korporasyon e nag-endorso ka, pwede ka bang maging liable? Pwede. Bakit? O bakit sina Kim Kardashian? Bakit sina Logan Paul? Bakit yung mga nakasuhan tungkol sa pag-shield ng cryptocurrency doon sa states, meron silang liability? Bakit? Kasi syempre, kasali ka doon sa mga tao na namerwisyo at nakinabang ka dito. Di ba? You are not without liability because if you endorse something, you are asking people to join yung ginagawa mo o ginagawa ng iba para kumita ka. Diba? Kung kunwari, hindi ka pwedeng maging liable, ibig sabihin, o di ako, mag-i-endorse na lang ako ng sugal. Mag-i-endorse na lang ako ng Ponzi scheme. Magpapayaman ako ng todo-todo. Diba? Ang dami-daming ano, gustong, ang dami-daming lumalapit sa akin para mag-endorse kaya ng NFT. Ang laki ng bayad. Pati sugal. Ang dami, ang laki ng bayad nila. Bukod sa babayaran nila ako, pag gagawa ako ng endorsement sa kanila, bawat magsasign up pa doon sa link ko, may bayad ako. Bawat ipapasok pa ng pera ng mga tao na nag-sign up doon sa link ko, meron akong porsyento. Di ba? Ganun ang mangyayari. Eh kung nag-endorse ako ng isang scam, tapos sasabihin ko, oh, biktima rin lang ako, pero nakinabang ako, ay naku, gagawin na lahat ng tao yan. Pero, bakit hindi ginagawa ng lahat ng tao? Because you have your liability under the law.
nabubulag yung mga influencers doon sa kanilang mga ini-endorse dahil sa pera. Hindi dahil sa bilib sila sa produkto na yon. Tandaan nyo yan. Diba? Tapos ito. Ayon kay Luis, inilihim umano sa kanya ni Medel ang mga mahalagang bagay tungkol sa kumpanya. So, ang sinasabi nila, mahalagang bagay. Pero titignan nyo naman kasi, no, if like many people are accusing this Flex Fuel Corporation na ito, sinasabi nila na it is an investment scam o kaya Ponzi scheme. Diba? Sa tingin ko, yun lang naman ang kailangan mong malaman eh. Diba? Nakasaad sa affidavit ni Luis na matapos niyang magbitiw mula sa Flex Fuel, no, humingi sa kanya ng tulong ang mga investor. Oh, siya na yung magsisave sa mga investors na hinikayat. Ewan ko kung hinikayat niya, pero ang daming nag-a-allege kasi na pumasok daw sila dahil in-endorse ni Luis. Ang dami rin kasing ganyan na nangyayari. Many investment scams go to famous personalities. Lele Gold, Axie Infinity, Kapuso Mo Jessica Soho, para magkaroon sila ng credibility. Para yung mga tao maniwala sila na, uy, lumabas ito sa Kapuso Mo Jessica Soho. Uy, inendorso ito ng aking paboritong influencer. Malamang, legit ito. Boy, legit ito. Sinabi nga ito ni ganito eh. Diba? Kahit hindi mo alam, ang punto kasi, inendorso mo. Ngayon, sasabihin mo, hindi ko alam na scam pala yan eh. Eh, bakit mo inendorso? Kung ganun pala kadali, no? Just feign ignorance, sabi nila. Sabihin mo lang na hindi ko alam na scam yan. O di, wala nang makukulong na tao. Hindi ko alam na krimen pala yun eh. Di ba? O di, wala nang makukulong na tao. Happy na tayo lahat. Di ba? Tapos ito, tinutugis na rin ni Luis Manzano si Medel, pero hindi ito umaaksyon. Hanggang ngayon daw, marami pa rin nagpapatulong kay Luis Manzano. Pero inendorso niya ito. Diba? Tignan natin kung anong mangyayari dito. Kung mapapatunayan niya nga na wala siyang kasalanan. Pero pag titignan mo kasi sa batas, pag nakinabang ka, nag-endorso ka ng isang bagay, kasali ka dun. Because you are part of the concerted effort, yung commonality of your actions sa pagre-recruit ng mga tao para mag-invest sa isang bagay. Di ba? Tapos ito, syempre, conclusion. Ano bang magandang mangyari dito? Okay naman na hindi na dumating sa korte ito. Di ba? Okay naman na magkaroon ng areglohan dito. Walang problema. After all, it's money. Di ba? So may mga tao dyan maareglo, may mga tao na hindi maareglo. Ang problema dito, mga kabatas natin, sa laki ng pera na umikot dito. And mga kabatas natin, yung mga ganitong klaseng investments, ang daming perang tumatagas. Anong ibig sabihin ng mga perang tumatagas? Sa isang Ponzi scheme kasi, mga kabatas natin, ano ho, may mga tao na nagpe-pay out na. Tapos yung mga taong nagpe-pay out na yon at nakakuha ng pera, in other words, kumita, in other words, nag-ROI, hindi sila lahat makakasuhan. Marami sa kanila hindi ma-identify. Ngayon, nasa kanila yung pera. Yung iba naman, syempre, kahit sila yung nag-recruit, di ba? Yung mga tao na ni-recruit nila, hindi na nabayaran kasi nga binato nila yung pera sa taas. O saan sila kukuha ng pambayad nila? Nasaan na yung mga pera? Kaya nga, pag mga Ponzi schemes, halos wala ng perang natitira, di ba? Bakit? Kasi nga, pinambabayad din nila yan, pinambabayad din nila sa sarili nila. Ngayon, siguro, swerte na lang kung merong maiiwan na kalahati o kaya 1/4 doon sa CEO. Pero, kung kalahati o 1/4 yan, yung ibang pera napunta na sa ibang tao na hindi na nila mahabol. Yun ang malaking problema dyan. Kaya, mga kabatas natin, no, ganyan tayo. Ganyan tayo ka-relentless o ka-passionate noon sa pagtuturo tungkol sa Ponzi scheme. Kasi kapag ikaw na-scam ka dyan,
malabong mabawi mo na yung pera mo kasi nasa ibang tao na yon, malamang hindi mo pa kilala. Di ba? That's why we always talk about the red flags. Tapos sasabihin nila sa atin, ah, itong si Adrenal Levine, cyber libel, sinasabi niya, scam, scam, scam. Kailangan natin bigyan ng diin kasi. Kapag nakita na natin na ang daming red flags, lumayo na tayo. Kasi kapag kunwari, kailangan mo pang antayin yung SEC advisory. Kailangan mo pang antayin na may makulong. Kailangan mo pang antayin na may makasuhan. Wala na yung pera mo. Iyak ka na lang. Di ba? Ito yung sinasabi nila, no? But if he knows that it is a scam and yet endorsed the scheme for which he gained from it, he is... It does not matter whether or not he knows it is a scam or not. Why? It's not the responsibility of anyone na ipaalam sa'yo kung scam yan o hindi. Responsibilidad mo na alamin yan kung scam yan o hindi bago mo i-endorso. Tandaan nyo yan. Otherwise, kung ganito nga na kailangan alam mo na scam yung... Ano ba yung nandito tuyo? Otherwise, kung kailangan alam mo na scam yan, o di, ang gagawin ko na lang, bigyan nyo ako ng i-endorso ko. Hindi ko aaralin yung i-endorso ko. Hindi ko aaralin yung i-endorso ko. Endorse ko lang, bayaran nyo ako. Tapos mamaya, pag kinasuhan ako, hindi ko alam na scam yan. Wala nga akong hiningi na papeles. Hindi nga ako binigyan ng kahit anong papeles para paliwanag sa akin kung paano gumagana yan. Ang ginawa ko lang, tingi bayad. Diba? Endorso ko na. Diba? You don't need to know. Because it's your responsibility to know. Pag napatunayan na scam yan, delikado ka pa rin. Of course, syempre, mga kabatas natin, whenever we talk things like this, we always talk about presumption of innocence, no? Sana ma-solve nila ito. Kaya lang, ano bang gusto nating ipahago atig dito? Look for the red flags. If it's too good to be true, it's not true. All right, maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tulad na lang yung sinasabi, matulog po tayo ng mahimbing dahil alam natin na yung natutulog ng mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po pansamantala. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.